Meron akong gusto sabihin sa inyo guys. Since yung content natin yung nakaraan, di ba, is about sa pagpapa-release or paglipat ng kumpanya. Dahil si Kabayan nahirapan sa 15 kilos na binubuhat niya. Oh no! Ako naman dito guys, parang gusto ko na rin lumipat. Oh no! Medyo mahirap dito guys. Wala rin overtime. Oh! Tapos yung trabaho, walang trabaho, pakapikapi lang ngayon, no? Ang aga-aga, baka siyensin ko yung gilagit mo dyan. Alam mo nangyari sa atin pagka ganito guys. Ayan, pakapikapi lang. Sana all. Tawa na ako sa kakakapi. Hindi, wow. Joke lang yun guys, joke lang. Kayo maniwala doon. Hayop ka talaga! Pagka tayo ng mato, inutusan ako ni Sadyang bumili ng sigarilyo. Dalawang pack daw, tsaka bubblegum. Sabi niya, mag-ingat daw ako mabuti. Mag-ingat daw ako mabuti. Kasi nga, yung anak niya kanina guys, naka-atras ng kotse. Ayan yung amo kong lalaki, itong driver ng truck, yung bata, na-atrasan niya yung kotse. Ito yung kotse puti na nasa harapan. Bali, ganyan sila rito guys, pagka na-aksidente, kahit na medyo grabe yung atras, hindi sila nag-aaway. Bali, hindi na tumatawag ng pulis. Ayan. Yung insurance na mismo direct ang tinatawagan, yun ang pupunta dun sa ano. Ayan. Eh, nag-uusap lang ng konti, kinuha lang yung plaka. Eh, tapos na. Dito guys, pagka nakaka-aksidente ka, hindi sila nag-aaway. Ganyan ang mga Korean. Kasi lahat naman dito may insurance at hindi rin sila tumatawag ng police guys. Ang tatawagin nila mismo yung insurance agent. So yun ang ihintay nila na makita mismo nung accident, pipicturan, tapos kukunin yung details nung na-aksidente mo tsaka nung naka-aksidente, and then sila na magsisettle. Walang away, walang sigawan, walang pagtatalo, lalong-lalo na walang pulis. So yun nga, tinawag yung agent, nakita yung damage. Yung damage guys, nakita ko kanina, napakaliit. Pwede mong punasan ng compound, mawawala yung marka. So ayan guys, wala, gas-gas na ng konti, hindi naman grabe yung ano. Ayan, eh, crack ng konti. Ito lang nadami, nadali ng gusto. Kaya lang masailan yung mga yan, kaya ipapagawa yan. Ayan, no? Insurance. Ayan, okay na. Hinintay lang yung insurance. Alisan na kaagad. Tapos na usapan. Walang pulis-pulis. Kaya lang, sabi ni Sadyang kanina, yung driver daw, umakting. Oh no! Nagpunta raw ng ospital, nagpa-x-ray daw, masakit daw yung batok, masakit daw yung kamay. Ganyan ang mga Korean guys. Wise sila. Kahit na madikitan mo lang ng konti ang sasakyan nila, magpapamedical yan para makakuha ng pera sa insurance o kaya dun sa naka-aksidente. So, ganyan ang mga Koreano. Kaya dito guys, mahirap din maka-aksidente dito. Kahit na may insurance ka, kahit na hindi yan nasaktan, kahit na dumikit lang yung sasakyan mo sa ano nila, sasabihin nila na nasaktan sila. So minsan guys, one time naranasan ko yan, yung amo ko sa Seoul, dun sa Secha o dun sa car wash. Nakasakay kami dun sa Mercedes niya, binangga kami ng bus sa likod. So tinuruan kami ng amo namin na umakting daw kami, na nasaktan kami. Although napaganyan lang kami kasi nga binangga nga kami sa likod, pero okay lang, para ka lang tinulak, diba? Pero sabi nung amo namin na umakting daw kami, na sabihin daw namin na apayo, sabihin daw namin ganun, na masakit daw yung batok namin, na naano daw kami, para katibayan na kami ay nasaktan at magpapile daw siya ng sa insurance para daw makakuha kami ng pera. So ganyan na mga Koreano guys, wise sila pagdating sa mga ganyang bagay. Pinagkakakitaan din nila yan kahit na hindi sila nasaktan. So yan guys, inutusan ako ni amo, bumili na sigarilyo, mag-ingat daw ako. Juicy may daw, kasi nga daw yung anak niya kanina, ganun daw nangyari. Sabi daw nung may-ari, ang pinakanbas daw, ang babayaran daw dun is 1.5 million won. Oh no! Sa pera natin is 60,000 pesos. Tapos
nagpa-medical nga kanina daw. Sabi niya masakit daw yung batok niya, nagpa-x-ray para masakit daw yung kamay. Ayan, chinards daw siya 700,000 won. So bali pumapatak ng 2.2 million won sa pera natin, 80 plus 8,000, almost 90,000. Oh, yun no. Lang, naatrasan lang guys ng konti yung kotse. Makikita mo naman kung malakas ang impact, diba? Ay, yung kaninang nakita ko parang guhit lang. So ganyan na mga Koreano, wise sila guys, wise. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo guys para may idea rin kayo kung gaano kautak ang mga kurikong na to. So ayan guys, share ko lang sa inyo. Tara guys, bili muna tayo ng sigarilyo. Gusto ko rin i-share sa inyo guys, halimbawa nagda-drive kayo dito yung sa mga nasa Pinas, kung may bala kayong mag-drive dito. Dito guys, kung halimbawa na naka-aksidente ka, record dyan sa police. So, ibig sabihin, pwede siyang maging reason para hindi ka ma-sincere worker. Kung halimbawa, oh no, ma-invalid yung ano mo, yung pagiging sincere worker mo dahil meron kang violation or meron kang record or accident record dito sa pulisya. Ayan, dito na tayo sa Mato. Dito tayo ng sigarilyo. So ayan guys, bumili na rin ako ng isang linggo na budget ko para hindi na ako lalabas ng Sabado o Linggo. Ayan, pagkain natin ng isang linggo. Ayan, magano tayo bukas guys, magmumukbang kunyari lang. So kaya namili rin ako ng ano, papakita ko sa inyo bukas guys. Ayan, mura ng buto-buto, oh, nakasilo, 3,000 lang, oh. 7,000 yan usually. So ayan, bukas makikita nyo guys, magmukbang tayo. Tumawag na si Sadyang, natagalan tayo. Sigarilyo lang pinabili niya kasi. Tataka yun, bet natagalan tayo. Bumili na rin ako ng pang isang linggo guys, para hindi na ako lalabas ng Sabado Linggo, diba? Total lang, dito na rin lang tayo. So para isang lakad na lang. Pag nagdadrive ako dito guys, sobrang dobling ingat, tripling ingat, kasi mahirap na, hindi tayo taga rito, diba? Bagay, dito naman kasi sa guys, compulsory ang ano, ang insurance. Huhulihin ka rito guys, pag wala kang insurance, huhulihin ka ng police. Alam nila kung sino yung may mga naka-insured o wala. Sa plaka lang guys, i-scan lang yung plaka ng sasakyan mo. Cellphone lang gagamitin nila, malalaman nila kung ikaw ay insured o hindi. Kung kanino yung sasakyan, malalaman nila rito guys, sa cellphone lang. I-scan lang nila. Kaya dito, madali kang mahuli rito kung magnanaw ako ng sakyan. Aksidente yung amo kong lalaki, yung anak, 2.2 million won. Sa pera natin, 90,000 pesos. Atras lang na konti yan guys, ha. Hindi yun talagang aksidente na yung grabe. Yan ang mga Korean guys, mo ano, wise. Lalo na siguro kung tayo yung nakaka-aksidente, biyari tayo, di ba? Tapos record pa yun, kung halimbawa ang nakaka-aksidente tayo ganun.
nga yung chance natin maging sincere worker dahil sa record na yun. Basta may criminal record ka rito guys, consider as criminal record yun. Accident. Wala na, hindi ka na masisincere. So dito na tayo guys. Pinamili natin guys, pang isang linggo na naman natin to. Para hindi na tayo lalabas bukas. Diba? Sa dishwashing fabric conditioner. Ito lang ang pinabili niya kaya nagtataka si Sajang, may tantagal. Juicy fruit, bubblegum at saka sigarilyo. Ayan. Tumawag agad. Ayan, nakabihis na pala. Uuwi na. Kaya pala nagmamadali. Ayan. Uuwi na yan guys. Iwanan na ako rito. Chibikal lago yun eh? Chibikal yun eh? Chibikal yun eh? Chibikal yun eh? Guys, uwi na yung amo ko. Bahala na ako dito. Maglilinis na rin ako ng, ano, ng roller para makauwi na tayo, makapag-out na. Ganyan lang trabaho ko rito guys. Nakakainis nga eh. Kasi minsan naghihintay lang ng oras, walang ginagawa. Ayan, nakakainip. Gusto ko yung may binubuhat na 15 kilos pataas guys. Nakakainip yung ganitong trabaho. Minsan pakapikapi ka lang, naghihintay ng oras, walang ginagawa. Tapos hindi naman binabuhasan yung sweldo mo, buo naman. So, joke lang guys. Tara, linis na tayo para makapag-out na tayo. Ayan guys, tapos na tayo maglinis. Out na tayo. 4:46 PM, mag-alasing. So, yung amo ko kanina, nagpaalam na. Ibig sabihin, nagsabi na na nauuwi. So, ganyan sila guys. Silang pati yung anak, kahit yung anak guys, pagka uuwi yan, bago umuwi, nagsasabi sa akin, kumbagay, nagpapaalam sa atin. Kumbagay, as a sign of, respect, di ba? Sa mga ibang amo, sa mga ibang Koreano, hindi mo makikita yan guys. Dito bago sila uuwi, magsasabi pa, Marlon, uwi na ako. Sabi niya, magpahinga ka mabuti, mga ganun. Ganyan yung amo ko guys, kaya dito, kahit na medyo may anumang trabaho at nag-iisa lang tayo, pinagtsasyagaan natin dahil nga maayos naman at mabait yung ating mga amo. So, sa ibang kumpanya, hindi mo mararanasan yan guys, kaya swerte na rin tayo. Kahit na mahigit 15 kilos yung minubuhat natin, kahit na 4 times 15 kilos, 3 times na 15 kilos. Kaya kinakaya natin dahil mababait naman yung ating mga employer. So, yan lang guys. Gusto ko share sa inyo. And, Biyernes na naman. Bukas, wala tayong schedule ng bike. Gagawa tayo ng vlog. Kaya, ayan. Out na tayo guys. Thank you. Thank you for watching.